So ayun mga ka-MV, what's up na naman sa inyo at panibagong vlog na naman at bibigyan ko kayo ng tips kung paano magiging maamo o hindi mailap sa inyo yung mga alaga nyong pato. Kahit yung mga manok, ganito lang yung ginagawa kong technique mga ka-MV. Siyempre pagising nyo ng umaga ka-MV, papakainin nyo sila medyo gutom sila, magdamag silang walang kinain. Ganito ang gawin nyo. Itong pinagkakainan nila mga ka-MV, lalagyan ng pagkain, medyo ilapit nyo sa inyo Tapos magbigay kayo ng paunti-unting pagkain. So, subukan natin, Paunti-unti lang, Kasi gutom yung mga yan, Lalapit talaga yan, Ayan sila, ka-ready na. Ayan, konti muna mga ka-MV, ayan. Diba, nagkakagulo sila, Konti lang muna mga ka-MV, Huwag nyong bibiglain. Para, mga ka-MV, hindi sila maging mailap. Magiging komportable sila. Na habang kumakain sila, kasama ka nila. Para sa tuwing pupunta ka sa lugar nila, mga ka-MV, hindi sila mailap sa'yo. Ang mga pato naman, madali naman yan Madali naman turuan Minsan nga, kahit dadaan ka lang sa lugar nila, kala nila papakain mo sila, lalapit na sila ng kusa. Ayan mga ka-MV. Pakainin pa natin. So, bakit ba natin ito ginagawa mga kaimbi? May mga instances kasi mga kaimbi, diba, na nagkakatay tayo ng pato, which is yung nanguhuli tayo. Tumatanim sa utak nila yon na baka hulihin din natin sila. Lalo pag nakikita nila na kinakatay natin yung mga kasama nila mga kaimbi, magiging mailap sa inyo yung mga pato nyo at baka pagkakompleto yung pakpak maglayas pa. No, lumipad sa ibang lugar. Ganyan yung mga pato Katulad dun. Pakainin pa natin sila. Ang pinapakain natin sila sa kanila ngayon mga ka-MV is Integra 2. Integra 2 para tumaba ang mga pato natin. Breeding season na naman, nagre-ready tayo. Pine-prepare natin yung mga breeders natin para makapag-produce tayo ng maraming pato. So gusto ko lang pag-usapan din mga ka-MV yung sinasabi ng iba na pagka mga gray yung pato o rare colors daw crossbreed na daw kumbaga BTEC crossbreed, hindi po crossbreed yan mga ka-MV. Kung talagang ikaw marunong at tumingin ng pato ng pure na pato matagal ka na nag-aalaga, alam mo kung ano yung crossbreed, itsura pa lang alam mo kung ano yung crossbreed saka ano pa yan, apuro. No, makikita nyo, unang-unang palatandaan mga ka-MV, syempre yung mga purong Muscovy Duck, nagkakaroon ng maskara sa mukha yan. Yung mga crossbreed, hindi po nagkakaroon ng maskara yan, yung buong maskara pagtanda nila mga ka-MV. Pagka medyo bata, mukhang Peking Duck yan yung mga crossbreed, pero yung mga pato, iba talaga yung itsura nila. Makikita nyo naman, at kung talagang sanay ka na sa pato, alam mo yung crossbreed saka hindi. Yung iba kasi makakita lang ng ibang kulay, akala nila crossbreed na sa itik. Hindi po mga ka-MV. Pure Muscovy Duck po yan. Ayan. Ayan, ganda ng kulay . Meron pa tayong mga pinapalaking mga sisi o mga ka-MV. Gray din yan, ayan. Nakikita nyo yung kulay. So, eto mga rare colors na Muscovy Duck natin mga ka-MV. Hindi ko naman talaga sila pinagkakakitaan or ginagawang business. More on lang sila, libangan mga ka-MV. For family consumption lang. Kaya nagbibreed ako ng magagandang kulay na kagaya nito mga ka-MV. Para nakakatanggal stress din mga ka-MV. Kasi common na yung mga puti. Yan. Kung bibenta ko sila, kung ayaw nila sa presyo ko, okay lang din. Hindi ko naman pinipilit sa kanila mga ka-MV. Pag meron ka magandang klase ng pato, kahit hindi nila bilhin yan, wag mong ipipilit sa kanila, babaratin lang yan mga ka-MV. So, sa nakikita nyo mga ka-MV, halos katabi ko lang sila. Hindi sila mailap sa akin. Ayan, nakita nyo mga ka-MV.
Maganda rin kasi yung maamo sa inyo yung mga pato nyo, mga ka-MB. Ay, nahulog yung cellphone ko. Maganda yung maamo sa inyo yung mga pato nyo, yung mga alaga nyo. Nakakatuwa din eh. Nakakainis kaya yung pagpunta mo sa kulungan nila, tatakbuhan sila. Na para kang ano, para kang multo. Diba? Ayan, pakainin pa natin sila. Ayan. Ayan ang kulay oh. So ayun lang mga KMB, tinuro ko lang sa inyo kung paano mapapaamo yung mga pato nyo. Kasi meron mga namumblema mga KMB natin na ano, yung mga pato daw nila is may ilap. Pagpunta pa lang nila ay nagtatakbuhan na. Ang technique dyan, yan, ganyan, pakainin nyo, kasama nyo. Pag ayaw kumain mga KMB, pabayaan nyo. Kunin nyo yung pagkain, magugutom din yan. Tapos ayan, pakainin nyo sa tabi nyo. Huwag nyo papakain sa malayo. Para maging maamo. Kasi yung iba, hinuhuli ng hinuhuli mga pato yung nahawakan. Kaya nagiging mailap. So ayun lang mga KMB, ano, sana may natutunan kayo sa maikling vlog natin. Salamat nga pala sa lagi mga nanonood ng vlog natin. At hanggang sa muli mga KMB, salamat sa panonood.